Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa araw na ito ay mag-aaral po tayo ng isang skill na sabi nila ay very rare skill. Yan po ay ang pag-welding. At ito po ay gagawin natin pure Tagalog. Hindi na po tayo magpa-Portugis dito dahil ang atin pong concern ay ang ating mga kababayan na kung baka sakali kami po ay maging maliit na katulong sa inyo na kayo po ay matuto ng isang bagay o ng pagwe-welding. Alam nyo po, sa buong mundo, in demand po yung pagwe-welding. Kasi, konti lang ang marunong mag-welding sa iba't ibang bansa, di ba? Kasi, yan po ay isang bagay na parang kinatatakutan ng marami. Kasi pagka, halimbawa, nakita mo, kikislap-islap na ganun, parang may isip mo, hindi yan ang pipiliin kung ano. Trabaho kasi parang very risky, sabi nga nila. Napakadelikado ika niya, may namay ka na mamatay dyan, ganun, mga kwentong ganun. Pero hindi totoo yun. Hindi totoo na napakadelikado matuto ng welding. Basta dapat, alam mo lang ang dapat mo gawin. Unang-una po, safety first. Una, gagamit ka muna ng sapatos. Magsasapatos ka, huwag ka mag-welding nang ikaw ay naka-chinelas or nakapaa ka. Kasi ang welding ay gumagamit ng kuryente. So, pag nakapaa ka, nasa ground ka, ang possibility, mag-ground ka. Kasi nakadikit ang paa mo barefoot sa ground. Kaya, para maiwasan na mag-ground, so magsapatos ka, yung tuyo, yung... Hindi, baka naman nagsapatos ka, tsaka nag-medias ka, basa naman, syempre, ground pa rin yun. Ngayon, magsasapatos ka tuyo, tapos mag-gear ka, mag-gloves ka, kung ang gagawin mo ay mga maliit na bagay lang, pwedeng apron, tsaka ito po ay sa braso. Kasi minsan ang welding ay tumatalsik-talsik ang mga baga, di ba? So, para hindi ka mapasok, meron kang ganito. Tsaka, yan, suot ka niyan. Tapos, yan, pwede na yan. Kung sa mga maliit na bagay lang. Ngayon, kung gagawa ka ng nasa pabrika ka, malaking mga, ang weldingin mo talagang buong araw ka mag-welding, dapat ay naka-suit ka na pang-welding. Yun po ay parang jacket na made of leather din, na balat na ganito, na makapal. So, ang una mo lang dapat na gawin ay mag-gear ka. Tsaka ang problema kasi pagka may mga tao pag nag-welding, oh, nag-aaral pa lang mag-welding, nag-aaral na ika ako niyan, suko ako niyan, sabing ganun. Bakit? Kasi nung nag-welding ako, nagkaroon ako ng buhangin sa mata eh. Mali kasi ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nag-mask nga siya, meron nga siyang maskara. So nag-maskara ka, ganito. Eh nag-welding ka rito, halimbawa, nag-welding ka dyan. So, ang welding may usok, tama? Yung usok niya malakas. So, pag nag-welding ka, may usok. Pinapabayaan mo pumasok dito sa maskara mo. Didiretso sa mata mo. Tsaka na i-inhale mo pa, masama sa baga yun. Eh, tapos dumiretso sa mata mo. Akala kasi ng iba, yung kislap ng welding lang ang nakaka-epekto sa mata. Hindi po yun lang ang nakaka-epekto. Ang mas nakaka-epekto yung usok. Kaya pagka mag-welding ka, kung possible ay maglagay ka ng electric pan sa likod mo. Kung makikita nyo, meron tayong electric pan dito sa taas. Yan po, pagka nag-welding tayo, binubuksan natin yan para yung usok papalayo sa iyo. Hindi yung papunta sa iyo, sa katawan mo, sa balat mo, sa mata mo, di ba? Ganun po gagawin mo. Pangalawa, huwag na huwag niyong kalilimutan mag-wear ng mask. Kasi may iba, ang ginagawa nila, gumagaya, pipikit nila. Tapos kakapain. Tapos pagkakita niya, sira naman ang welding niya. Huwag pong ganun, gumamit po tayo ng gear. Safety first, yun ang dapat nating laging tandaan. Una muna nating gawin, ay ang pag-aaral ng makina. Kung makikita nyo po ang ating makina na dinala rito, ay napakaliit, ano? Noong araw po, nung bata po ako, siguro naabutan nyo na rin naman yon, mas matanda po kayo sa akin, ay
malalaki po talaga ang mga welding machine. Napakabibigat. Nakikita ko po nung araw, apat na tao ang nagbubuhat ng welding machine. Ngayon, no, napakaliliit. Dati, nung bata ko, nakikita ko pagka ang mga tao mag-welding sa bandang taas, hindi nila bubuhatin yun. Kasi napakabibigat, saan mo ipapatong sa taas yun? Ang gagawin nila, puputulin nila to, dudugtungan ng wire. Hanggang sa makarating doon sa, umabot na, okay. Tsaka yung itong ground. Doon na sila mag-welding. Eh, ito po, bubuhatin na lang natin ganyan. Lagay mo sa balikat mo, makakapag-welding ka na. Ngayon, kung makikita nyo po dito sa ating welding machine, merong control dito, di ba? Merong control at may dalawang wire. Ito po ang tinatawag na ground. Anumang bagay o anumang bakal na inyong i-welding, dapat po ikabit nyo muna ito. Ito halimbawa ang bakal mo. Kung i-weldingin mo yan, dapat ikabit mo to. Huwag mong kalilimutan ikabit ito. Tsaka ka makakapag-welding. Ano po? Ito ang tinatawag na ground. Ito naman ang handle. Ito naman ay dito mo ikakabit yung welding rod. Kaya may mga ipit yan na iba't ibang klase ng pwesto. Ay pag ganito, may paganto at may padiretsyong ganito. Kasi depende sa gamit mo. Bahala ka kung saan ka komportable. Ito pong welding handle, huwag niyo pong kalilimutan, sinasaksak po yan lagi sa positive. Ito po yung mga butas na ito, kung makikita nyo, merong negative and positive. Ito pong handle ay para sa positive. Yan. Madali pong ikabit, oh. Itong handle ay para sa positive. Ito. Madali po siyang ikabit. Kung makikita nyo, meron po yung parang kontil. Yan ang hook nyan. Ayan, oh. Dito po yan, dun sa parang butas naman na yun. At may parang, ayan, parang kontil din na kung saan nyo ipapasok yan. Tsaka, ita-turn right nyo lang po na ganyan. Ayan. Huminto na, so dyan na siya. Ito naman ang para sa negative. Ito pong ground. So ito, ganun din, same procedure. Meron po siyang parang kontil. Ipapasok po natin dito at turn right din. Yan. Yan po ang paraan ng paglalagay niyan. At ito naman po, kung makikita nyo, meron po tayo rito ang control. Parang, ayan o, may iba't ibang number, di ba? May 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ito po ay amperes. Ayan o, A, amperes. Amperes sa Portugues, no? Ito po, kaya po meron yan, ibig sabihin yan, makokontrol mo ang amperes na kailangan mo. Kasi po, ang pag-welding po ay may iba't ibang lakas ng amperes na kailangan mong gamitin. Dahil ang pag-welding po ay may iba't ibang laki ng welding rod. Meron pong iba't ibang laki ang welding rod. Meron po ako rito mga ilang piraso ng welding rod na iba't iba ang sukat. Ito po ay, ang sukat po nito ay 2 millimeters welding rod. So, ito po, ang kailangan mong amperes dito ay 50 to 70. Ito naman po ay ang welding rod na 2.5 millimeters. Ito po ay mas mataba ng kaunti doon sa ating 2 millimeters. So, itong 2.5, ang amperes po na dapat mong gamitin dito ay 60 amperes to 90. Tandaan po natin, 60 to 90 amperes ang para dito sa 2.5 millimeters na welding rod. At ito naman po ay ang 3.2 millimeters na welding rod. Ang amperes po na kailangan po natin gamitin dito ay mag-uumpisa sa 90 amperes hanggang 140 amperes.
At meron pa pong ibang mga welding rod na mas malalaki pa po dyan. Meron pong 4 millimeters at meron pong 5 millimeters na wala naman po ako ngayon dito. Ngayon, ito pong ano, ito pong, kung makikita nyo po yung welding rod, diba? Yan pong bakal, nababalutan siya ng parang, parang pulbura. Yan po ay iba't ibang klase ng chemical na, ginamit nila. Yan po ay napakahalaga kasi yan po ang pagka ginamit mong welding rod, pagka nag-apoy na po yan at nag-welding ka na, yan po ay nagpo-produce ng iba't ibang klase ng gas. Na yung gas na yon, siya naman ang gumugobyerno doon sa yung bakal na natunaw. Kasi yung pong bakal, pagka umabot yan sa tamang init, yan po ay natutunaw, nagiging liquid po yan. Eh. Kasi pagka liquid, diba, o tubig, inilagay mo dyan, mas na lang siyang bubulagsak na ganun. Ganun din ang mangyayari sa bakal natin kung wala po ang mga gases na pinoproduce nitong parang pulbura. Kaya huwag po tayo magireklamo. Kung halimbawa tumatalsik, okay lang po yan. Kasi mahalaga naman ang tinutungkol nung mga yun. Itong nakapalibot dyan sa bakal. Yan po ay yung, kung makikita nyo, yan po yung nagiging parang takip, parang nagiging plaque. Siya po yung kumokover doon sa welding mo para ma-shape siya sa gusto mong klase ng shape. Kasi kung wala yan, ang mangyayari, tutunawin niya lang yung bakal mo na wini-welding, tsaka siya tunaw na mabubutas lang at walang mangyayari, hindi mo mawi-weld. Pero dahil doon, nawi-weld po ang ginagawa mong bakal. Napagdidikit mo, napatitibay mo, di ba? Kaya po dapat may alam tayong konti tungkol sa nangyayari pag nag-welding tayo. Para hindi po natin parang yung alam ko na nag-aaral siya welding. Ayoko na ika, bira, pasok ko. Kaya ka nga mag-safety first, di ba? Kasi laging sinisising, but meron naman ibang welding, ano, machine, magaganda, ganyan, dire-diretso lang, yung MIG ika, yung MIG welding. Oo, yung MIG welding, maganda talaga yun. Pero, napakaganda rin ang presyo nun. Ito po, 400 reais ko lang nabili. Pero nagtanong po ako ng MIG welding, 4,000 plus ang MIG welding. Compare po sa welding rod o sa welding machine na electrode, eh ano lang, 10% lang ng halaga ng MIG welding. At yung MIG welding, yung machine pa lang yun. Kailangan pagka mag-weld ka ng MIG, meron kang bibiling isang tangke na gas. Kasi meron yung parang gas na kasama lagi sa tangke. Yun naman ang gas na ginagampanan nitong nakabalot dito. Yung MIG, kailangan mong bumili ng gas, okay, wala kang talsik, wala kang ano, alambre lang. Pero nagpo-produce din siya ng gas para mag-govern doon sa yung wini-welding. Yun ang trabaho ng tangke ng MIG welding. Na yun naman ay konting tiis lang, ay magagawa mo rin sa murang halaga, lalo na kung magtatayo ka ng welding shop o isang shop na pwede mong gagawa ka ng gate, gagawa ka ng, di ba? Eh magtiis ka na rito. Sabi nga nila, tiis ganda lang, di ba? Para makatipid ka. At ngayon po, papakita po natin sa inyo ang paraan ng iba't ibang pagwe-welding. Paano ba gamitin itong mga ito? Yan po ang ating ipapakita sa next episode nitong welding lesson. Salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan at mga kaibigan. Welcome po sa ating channel at ito po ang Welding Lesson Part 2. Nga pala, nung nakaraan po kasi may nagsabi po sa akin, nag-message po sa akin na isa nating kaibigan na ang sabi niya, hindi ko na po ipapakita yung message niya at yung pangalan niya. Ang sabi niya, sana ika, ituro mo na agad kung paano pag-welding. Kasi ika, ang tagal ika nung ano eh, mga sinasabi mo.
Unang-una, salamat sa iyong komentaryo. Ano po tayo dyan, open po tayo. Sabi ko nga sa kanya, sana nag-comment ka na lang sa baba para sinagot kita ron. Para hindi, parang wala tayong tinatago rito, di ba? Kasi, alam niyo po, ang comment, open po tayo dyan. Sa criticism, okay po yan. Welcome po yan. Kasi alam niyo po, pagka ikaw hindi ka na tumatanggap ng criticism, ng mga comments, ng mga po na sayo, hindi ka na matututo. Dapat po lagi tayong open sa mga comments at sa mga criticism, lalo na mga constructive criticism. Salamat sa iyo ng maraming kaibigan. Ganito ang aking masasabi, gaya na sinabi ko sa kanya. Kasi po alam nyo, ang pag-aaral po ng isang bagay, dapat may idea ka para alam mong gawin ang dapat mong magawa. Halimbawa sa pagdadrive, kapag ikaw, binigay sa iyong kotse, ganito ika, ha? Tinuruan ka. Bawa, first time mo, hindi mo alam, wala akong idea. Tuturo sa iyo, ito ika, ang class. Hindi, akin na, ako na bahala. Anong gagawin mo ngayon? Susian mo. Anong gagawin mo? Hindi mo na alam. Kasi, walang instruction. At wala kang idea. Dapat may idea ka. Halimbawa naman, nagmamadali ka matuto. Hindi sinabi sa'yo, ito ika ang manubela. Yan yung iikot mo o liliko ka, yan. Tapos ito ika, unang pedal dito sa kanan, yan ay gas. Yan, aandar ka dyan. Pag pinindot mo yun, doon ka aandar. Ito ika, preno. Pagka magkipreno ka, apakan mo yan. Preno, ito, clutch. Pagka ika, yan ang apakan. Oh, okay, alam ko na yan. Alas ka na dyan, ako na. Sinindihan mo ngayon, nag-ano ka ngayon. Inistart mo ngayon. Di man, naka-on na yung makina. Ang ginawa mong inapakan mo yung gas. Ito sabi niya, under na ako dito. Okay, inapakan mo. Rrr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 
Ano yun? Ba't ayaw? Ikaw kasi hindi mo naman alam pa eh. Tinuturo pa lang sa'yo, nagmamadali ka. Kasi may detalye yun. Ano detalye nun? Gas nga yan, aandar nga yan, pero may detalye. Kailangan mo lang magkambyo muna bago umandar. At may detalye pang isa. Para maikambyo mo yan, kailangan mong apakan yung clutch. Para maikambyo mo. At may detalye pa rin yun. Hindi mo basta bibitawan ng clutch at apakan mo yung gas. Dapat babalansin mo muna yan. Di ba ganun? Maraming detalye ang pagdadrive. Ngayon, sa pagwe-welding din po, ganun din po. Merong detalye na kailangan pong malaman. Gaya lang po nito, ito po yung welding rod. Minsan, halos lahat ng mga bagong nag-aaral, ang alam nila, ang welding rod, basta baka lang yan. Tapos may pulbora. Lahat yan pare-pareho. Eh, hindi po ganun. Kaya nga po, ito ay may number dito at may letter. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Nakikita nyo po yan. Ang number po nito ay E. Letter E, ano? At may 6013. Ano? Yan po ang number niya. Yan, nakita nyo po. Merong letter yan at may mga numbers. Merong, ito po. Halimbawa, ito ang welding rod natin. Ang letter po ay E. Lahat po ng welding rod, makikita nyo, nag-uumpisa sa letter E. Internationally po yan. E. Ang ibig sabihin kasi niyan, electrode. Lahat ng welding rod na stick, na E po talaga yan. E sa lahat. Pero, itong mga numbers na to, hindi po pare-parehas yan. Kasi yan po ay may kanya-kanyang ini-indicate or meron po yung sinisignify. Ganito po yan. Yung first two numbers, ang sinisignify po niyang 60. Magkasama yan eh, 60. Nagsisignify po yan ng lakas.
yung first two number, kahit ano nakita mong welding rod, kahit anong number nandiyan dyan sa dalawang unang, kahit anong number ang makita mo dyan sa unang dalawang numbers na yan, ang sinisignify po niyan ay yung lakas, strength, potensya sa Portuguese. Yan po yan. Ang ibig sabihin po kasi niyan ay 60,000 pounds, itong welding rod na to. 60,000 pounds before the weld breaks. Bago po masira ang welding ng welding rod na ito, kung maayos ang pagkaka-welding mo, ano? Kasi ibang usapan naman kung basta iginanon mo lang, tapos sabihin mo, oh, ba't nasira ko? Sabi, 60,000 pounds. No? Pagka maayos mo na i-weld, bago mo masira ang welding na yun, kailangan mo ng 60,000 pounds bago masira yan. So pagka nakakita ka sa iba't ibang bansa, halimbawa ng 3 ito, 30, isa lang ibig sabihin nun, 30,000 pounds before the weld breaks. Yung klase ng welding rod na yun. Ako nakakita po ako 80, 70. So ibig sabihin lang nun, 70,000 pounds. Diba? Yung before the weld breaks, yung welding rod na yun. Ito, 60 ano. Kung i-convert po natin yan sa kilogram, siya po ay papatak na 27,215 kilos bago masira ang welding, before the weld breaks. So, yan po yan. Nag-i-indicate po yan ng strength, ng lakas. Ngayon, importante yan. Kasi, kapag gagawa ka ngayon, halimbawa, magwe-welding ka, nag-abroad ka, Dubai, halimbawa, ano, mga taga-Dubai, mag-like naman kayo, tsaka mag-comment sa baba, okay? Halimbawa, nagwe-welding ka, kung saan man, tapos ang pinapa-welding sa'yo, tulay na bakal. Magwe-welding ka ngayon na ang pinili mong welding rod ay 3 ang nandito, 30. So, 30,000 pounds before the weld breaks. O kaya kung may existing na 20,000 pounds before the weld breaks, ang pinili mo pinakamababang klase ng welding rod. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Babagsak ang tulay mo. Kasi mabibigat ang mga dumadaan dun. Diba? Kaya kailangan yan. Kailangan mong maintindihan yan. Kasi kung ikaw, basta ka nalang magpapakislap na, ah, marunong na ako mag-welding. Wala kang pakialam kung anong klaseng welding rod ang ginamit mo. Basta tinira mo nalang. Ano mangyayari? Lagot ka kay Yorme, diba? O, ngayon din tayo sa pangatlong number. Eto po yan. Yung ikatlong number, number one, ano? Nag-i-indicate po yan ng position. Position. Ibig sabihin, ang welding rod na ito na hawak ko, pag nakita nyo po ay number 1 ang ikatlong number, ibig sabihin yan, kung welding rod na ito ay good for all position. Kasi po ang number 1 ay nagsisignify ng good for all positions. Ganito po yan. Good to welding rod na ito sa flat, pag ganito. At sa horizontal, paganyan, ano? At sa vertical, at sa overhead. Pero may detalye yun, gaya na sinabi ko, may mga detalye. Mamaya papaliwanag ko yung detalye, no? Overhead. Yan po yan, ano? Ngayon, pag nakakita ka ng number 2 ito, itong third number ay number 2, ang ibig sabihin nun, ang welding rod na yun ay good lang sa dalawang posisyon. Sa flat at sa horizontal. Okay? Pag nakakita ka naman na ang number dito, sa ikatlong number ay number 3, ang ibig sabihin po nun, ang welding rod na iyon ay good lang sa isang position. Na yun ay ang flat position. Ganun po yan. So, may kinalaman talaga itong ating pinag-aaralan sa pagwe-welding. Tama po ba? Ngayon, dito po tayo sa ikat-apat na number.
Yan pong ika-apat na number na yan, yan po ay nag-i-indicate ng mga components ng pulbura, yung parang pulbura na yan sa bakal ng welding rod. Yan po ang ini-indicate niyan kung ano ang meron sa loob. Hindi na po natin itatakay yan. Kasi hindi naman po tayo mga chemist. Maari chemists tayo umaasa, no? Pero chemist, talaga hindi naman po tayo chemist. Ganito po yan. Hindi na po natin itatakay yan. Pero may gusto po akong ibahagi sa inyo. Halimbawa kung ikaw ay magwe-weld ng overhead, may detalye po yan. Hindi lang basta number 1 ang kukunin mong welding rod. Ito pong number 4 na yan, may kinalaman yan sa ikatlong number na yung number ng nagsisignify ng position. Ganito po yan. Halimbawa ikaw ay magwe-weld ng overhead. Tama yun, number 1 ang pipiliin mo kasi it denotes all position. Good siya sa all position, yung number 1, ano? Pero, may detalye po yan. Ang detalye, dapat sinusundan yun ng kaapat na number. Dapat ang pipiliin mo ay 0 ito. Yun ang magandang ipang-weld sa overhead. Bakit po? Ganito po yan. Gaya ng sinabi ko, nagsisignify po ito ng content ng welding, parang yung pulbura dyan sa welding rod, ano? Iba-ibang klase yan. May 0 dyan, may 1, may 2. Makikita nyo yan sa mga tindahan. Yan pong number 3 kasi, ano po yan? Ang tawag nila dyan, parang soft po ang ano yan, yung pag nag-welding ka, hindi siya basta-basta na tuyo agad. So pag etong klase ng welding rod na ito ginamit mo sa overhead, ang mangyayari lang po ay babagsak. Pag welding mo ganyan, babagsak. Mahirapan ka mag-welding. Mahirapan siyang kumapit kasi soft siya, matagal siyang matuyo. Hindi gaya nung zero, yung zero po, may content po yun dito na ang tawag nila ay quick dry. Kasi pagka welding mo yon, nagda-dry agad siya, tumitigas agad yung plaque niya, no? Pag nag-welding ka na ganun, plaque, titigas niya yung plaque niya. Habang umaandar ka, tumitigas. Kaya pag yun ang ginamit po natin doon sa overhead, titigas siya ganun. Habang umaandar ka, tumitigas. Ganun po ang number 0 dito sa ika-apat na number. Kaya po importante na malaman natin, depende kasi sa gagamitin mo. Kaya po, medyo tatagal tayo ng konti, pero at least may matututunan tayong, sana may natutunan po kayo, na ilang mga bagay na naniniwala akong importante kasi para alam mo kung anong welding rod ang gagamitin mo. No? Kaya sana po ay huwag po kayong mahihimik. Huwag niyo pong iwan ang channel, please. Okay?